magandang umaga na naman po, Buhay Delivery. Magdi-deliver po kami ngayon habang maghahanap ng pinakabagong impormasyon para po sa inyo. Halika, sama tayo! Nandito na tayo ngayon sa may-ari ng pit shop at siguradong punong-puno ito ng impormasyon. Halika, samahan niyo ako. Ma'am Lisa, paano niyo po naisip na magtayo po ng gato? Bali, naisip namin nung ano, kasi si Mr. noon nagtatrabaho, parehas kami nagtatrabaho. So, naisip lang namin na magnegosyo na lang dahil nung nagtatrabaho si Mr., ang kanyang sweldo noon maging dilig na. Sabi ko, kulang na yung sahod mo. Bakit hindi na lang tayo magtayo ng negosyo? Ang umpisa namin noon, nangungupahan pa kami, dalawa kami nagtatrabaho ni Mr. Nung nagtrabaho kami ni Mr., alternate pasok namin kasi wala kaming katulong para mag-alaga ng mga aso. Hanggang sa yung isang aso hanggang naging sampu yung aso namin. So doon kami nag-start na mag-feed ng aso. Nung nakapag-ipon na kami ng pera, sabi kay Mr., may konti tayong ipon, bakit hindi na lang magbukas ng business? Total, mahilig ka naman dun sa pets, tsaka mahilig ka sa manok. Kasi ako, wala akong hilig ng pets noon. Grito ma'am, mayroon ba kayong experience na magtayo kayo ng ipon? Wala akong experience na magtayo ng ganitong business. Kasi iba din ang ano namin eh, si Mr. nasa broadcast. Ako nasa cosmetics ang ano, ang experience namin. So sabi ko, sige magtayo na lang tayo. Total, nag-experience na kami dun sa mga aso eh. Meron na kami hinap para matuto kami kung ano yung kailangan ng mga pets. Pero bago kayo nagnegosyo ma'am, ano po yung galingan niyo na trabaho, nag-work mo kayo o nag-negosyo na po agad? Hindi, nag-work mo na kami. Nung magkasama na kami ni Mr. 2 years pa lang, nag-business na kami. Nung first year pa lang, nag-work kami parehas ni Mr. Kaya doon kami nahirapan na nagkaroon na kami ng mga pets na walang mag-aalaga at walang naiiwan sa bahay. So, tinis namin yun. Ako sa umaga, bago ako pumasok sa work, nasikaso ko muna yung mga pets namin. Pagdating naman sa gabi, si Mister naman yung, bago siya papasok ng work sa gabi, papakainin niya muna yun. Yun ma'am, ano po yung sikreto niyo na nagawa din na pagbalik niyo po yung trabaho at isinyo? Negosyo pala. Kasi nag-isip kami nun eh, bakit hindi tayo na lang mag-business? Kasi sabi nga nila, walang yumayaman na empleyado. Kaya niisip ni Mr. noon, mag-business na lang. Nag-start kami muna ng kapirasong kwarto at pinatira kami muna doon sa sister niya. Hindi kami umuupa noon ng pwesto. Tapos nung maliit na pwesto, yung kwarto namin na isama na after mga ilang months. Kasi medyo dumami na yung paninda namin. Ang start namin ng unang benta ng unang araw is 500 pesos buong maghapon. Hindi nyo talaga nakalimutan yung unang araw. Oo. Eh sabi ko nang ganun, mag-start na tayo ng dagdag pa ng after mga wala kalahating taon pa lang. So pagdating ng kalahating taon, medyo lumaki na yung tindahan namin. Kaya sabi ni Mr. mag-resign na ako sa trabaho kasi hindi na raw niya kaya. So after one year, nagtayo kami ng branch sa Makati. Pagdating ng sabi niya nang ganun, magtayo tayo ulit ng isang branch sa Baliwag, Bulacan. Nung nagtayo kami doon, medyo hindi gumanda kasi medyo layo ng pag-monitor. Kaya sabi ko, isahin na lang natin yung tindahan. Hanggang sa yung tatlong brands pinasara namin.
kasi mahirap i-monitor na hindi ka nakafocus doon sa ano mo, sa business mo. So kailangan nakamonitor ka 24 hours. Nakafocus ka talaga doon sa business. Kung gusto mong palaguin. Hmm. Ayun, ma'am. Ma'am, ano naman po yung mga dinaanan nila yung business nito? Hindi ito pa kayo nagsisi na yung buhay opisina, ipinalit ko sa negosyo na napakasila ng trabaho. Okay. Mas more na nagsipag kami kasi iniisip namin habang nagkakaedad ka na, usually wala ka ng trabaho mapupuntahan eh. Pag-apply ka lang ng apply. Kaya iniisip namin mas iigihan pa natin yung business, sabi ko. Kasi ito yung pinagkukunan namin ng araw-araw na pangangailangan. Ma'am, sa tagal nito, siyempre, marami na po kayong pinagdaanan nito. Hindi po ba sumali sa isip nyo na iba na lang kayo ng negosyo, iba na lang ito mag-shop, iba naman, hindi nyo po po naisip yun? Okay, hindi namin naisip. Mas inisip namin pang magdagdag pa ng business. Kasi pag-iiwan mo yung kung saan ka pinanggalingan at saka doon mo natutunan yung pagninegosyo, dapat mas palalaguin mo pa, hindi dapat iiwanan. Okay, ma'am. Ma'am, ano na lang po, binipisyo po, dahil matagal na po ito, binipisyo po ng negosyo nyo na sa opisina kayo galing, pinagpalit nito. Ano po yung nakuha niya na binipisyo nyo? Marami ba yung ma'am? Marami na po ang beneficio kaysa nung nagtatrabaho kami. Kasi mas okay, mas komportable ka. Mas komportable ka sa buhay, hindi mo kailangan na mangutang. Kung dati, nangungutang ka, nag-iisip ka ng pambayad ng upa, pambayad lahat. Sa ngayon, hindi. Kasi alam mo, meron kang pagkukunan na araw-araw na stable yung business mo. Ma'am, ano na lang po yung sikreto nyo? Dahil sa tagal na, napalaki nyo po, napaunlad nyo ng ganito. Ano po yung ginagawa nyo na sa customer nyo, kunyari, bumabalik sila, paano nyo po magagawa yun? Yung loyalty ng customer. So, pag halimbawa, mayroong problema yung customer, or anytime na may kailangan yung customer, kahit sarado ng negosyo na, kahit sarado na kami sa gabi, pag may tumatawag na customer o tumakatok sa tindahan, pinapuhusan namin o kaya pag pinahatid namin yung kailangan ng customer, pinapadeliver namin para hindi madala yung customer. Andun yung loyalty at saka yung service na kailangan na ibigay mo dapat sa customer para ibalik din nila sa iyo. Ano ma'am, payo po sa mga tao na nakita kayo, na inspire sa inyo, ano po yung masasabi sa kanila na nagbabalak sila mag-negosyo? Kahit yung mga nag-negosyo o kahit mag-umpisa ka ng mag-negosyo na sa pangungutang, huwag kayong matakot kasi unang-una, mas pag-iigihan nyo pa dahil inutang mo yung pinampuhunan mo. Kasi doon ka magkakaroon ng inspiring na nangutang ako para makapag-umpisa ako. Eto, pag-iigihan ko para makaahon ako sa utang at mas gumanda pa yung buhay. Ano po ma'am? Ito ma'am, yung pinaka ulang ng ingredients nyo po talaga na sekreto na kayo lang nakakagawa sa mga customer. Ano po yung share mo po? Ang mas i-share ko doon yung siguro lahat ng patient, lahat ng pag-uunawa kahit sisigawan ka ng customer mo, andun lagi yung pagkukumbaba. Magpakumbaba ka kahit ikaw yung may-ari, kahit sigaw-sigawan mo nung customer, okay lang kasi pinili mo tong business mo eh. Pinangangalagaan mo. Thank you. Galing. Ayan ha.
Kayo na ang humusga. Thank you.